Aki, binabati kita ng isang malugod na congratulation. Nakasurvive ka at nakapagtapos ka sa loob ng mahigit 10 taon. Anong plano mo? Maestro Nole, ako'y nagpapasalamat dahil ako'y inyong pinagtiyagaan. Ang plano ko po, uuwi muna ako ng Maynila kung nasaan ang aking mga magulang. Makakaasa po kayo na aking isa sa buhay ang mga natutunan ko sa inyo. Salamat naman Aki kung ganoon. Hanga ko sa iyo, napakatibay mong disipulo. Sige na Aki, baka mamaya matulad pa tayo sa iba na nagkakaiyakan. Mag-iingat ka ha. Opo. At Aki, isa pa, aasa ako na balang araw magiging katulad kita. Salamat po, Kanole. Si Aki ay 10 taong nag-aral ng lihim na karunungan kay Kanole. Bagamat ito'y tubong Maynila at hindi masyadong naniniwala sa usaping espiritual, pero si Aki, siya yung taong buo ang paniniwala na balang araw makakatulong sa tao bilang isang mahusay at matulungin na albularyo. Pag-uwi ni Aki sa kanyang mga magulang sa Maynila, pansin niya ang malaking pagbabago. Halos dumami ng dumami ang tao sa paligid ng kanilang bahay. Ikinagulat yon ng kanyang mga magulang. Sa pagkakaalam kasi ng kanyang mga magulang ay patay na si Aki dahil sa mahigit isang dekada nitong hindi pagpapakita. Nay! Aki? Buhay ka anak? Nay! Opo, hindi naman ako namatay eh. Ay nakong bata ka, buti naman at naisipan mo kaming dalawin. Siyang ka ba nang galing anak? Akala na may napano ka na sa Mindanao. Nay, patawarin niyo ho ako. Di ko ho kasi nasabi sa inyo eh. Pero ang importante sa ngayon, Nay, nandito na ako. Si tatay nasaan? Wala na. Anong wala na? Ibig niyo sabihin? Ibig kong sabihin, anak, matagal na kaming iniwan ng tatay mo. Tignan mo ako, anak. Tumanda na ako ng ganito. Siya nga pala, sinong kasama mo? Nasaan ang aking mga apo at ang aking manugang? Ha? Anong ibig mong sabihin, Nay? Bakit? Sa tagal mong nawala, wala ka pa bang asawa at anak? Wala ho, Inay. Ano? Aki yung totoo. Bakit hindi mo sila isinama dito? Nay, wala pa nga ho akong asawa at anak. Eh, siyang ka nang galing? Galing ho ko kay Maestro Nole. Sino yon? 10 taon ka doon? Oo, Inay. Isa na ho akong ganap na albularyo. Aba, ibang klase ang kurso mo, anak. Mabubuhay ba tayo dyan? Mabibigyan ba tayo ng maayos na pamumuhay? 10 taon kang nag-aral para lang maging isang albularyo? May sweldo ba dyan? Nay, kararating ko lang eh. Binubungangaan niyo agad ako. Paano ba naman, anak? Kala ko ba naman patay ka na? Tapos uuwi ka? Wala man lang apo na ipapakilala sa akin? Nay, si Rosana. Kamusta si Rosana? Sa pagkakaalam ko, anak, 2 taon nang nasa Mindanao si Rosana. At sa pagkakaalam ko, may asawa na yata doon. Di na nga umuwi dito. Ganun ba? Hindi bali, Nay. Pupunta na lang ako ron. Saan? Sa bahay nila Rosana. Eh bahala ka. Baka magulat mga yun. Baka sabihin si Aki bumangon sa lupa. Nay naman eh. Huwag naman kayo nagsasabi ng ganyan. Hindi tama yan, Inay. Ah, sige na. Pumunta ka na, anak.
Sa pagpunta ni Aki sa bahay ni Larosana, inabutan niya roon ang kanyang kuya. Tao po. Rosana? Sino yan? Kuya Gideon? Ikaw na ba yan? Teka, Aki? Ako nga ito, kuya. Oo, huwag ka lalapit. Multo ka. Ha? Hindi. Hindi ako multo, kuya. Ako talaga to, si Aki. Hindi. Aki, wala naman akong kasalanan sa'yo para multuhin mo ako. Kuya, ano bang sinasabi mo? Hindi ako patay. Buhay na buhay si Aki. Totoo ba yan? Teka, sundali. Kukuha ako ng asin. Sinabuyan si Aki ng asin ng lalaking si Gideon. Nang tamaan ito ni hindi man lang siya nag-react. Natatawa na lang tuloy si Aki dahil sa ginagawa ng lalaking yon. Hindi naman niya kasi masisisi si Gideon dahil nga akala ng mga tao sa kanila ay matagal na siyang patay. Pasensya ka na. Kala ko kasi multok eh. Tsaka alam mo bang balitang balita rito? Patay ka na raw. Eh di ba nga, napadpad ka sa Mindanao at isa ka ron sa natabunan. Ang totoo niyan, yung mga kasamaan ko yun. Maswerte ako at nakaligtas ako. Huwag na natin pag-usapan yan. Kuya Gideon, si Rosana, nasaan na siya? Kuya, ba't biglang tumamlay ang itsura mo? Aki, katulad mo, matagal na rin siyang hindi nagpapakita. Bakit? Na paano ba siya? Sabihin na nating sumama sa isang matandang lalaki. Ha? Eh anong ginawa niyong hakbang? Di niyo man lang siya hinanap? Ba't namin siya hanapin? Ginusto niya yun eh. Pero Kuya Gideon, ano bang nangyari kasi? Bakit siya sumama doon? Dahil sa hirap ng buhay. Alam mo, gustuhin man namin siyang puntahan doon sa Mindanao. Hindi namin siya mahanap. Tsaka wala kaming hawak na address niya. Kaya ito kami. Nag-aantay na lang na dumating siya. O baka nga patay na rin ng kapatid kong si Rosane. Ikaw naman kasi, tagal mong nawala. Kaya di mo rin masisisi yung kapatid ko na sumama sa ibang lalaki. Patawarin mo ko, Kuya Gideon. Yung paglayo ko ay merong malalim na dahilan. Eh sabihin na natin ganoon. Siyempre may taong nag-aantay sa'yo. Hindi lang si Rosana. Pati mga magulang mo. Alam mo bang, yung tatay mo iniwan na kayo? Yun na nga eh. Yun ang hindi ko naintindihan, bakit ginawa ni Itay yun? Ewan. Pero Aki, bakit ba? Bakit ka nandito? Akala ko kasi nandito pa si Rosana. Eh wala na. Anong gagawin natin? Sige Kuya Gideon. Pasensya na sa abala. Ayos lang yon. Natutuwa ako na muli kang makita. Di ba tayo inom? Nako. Tsaka na ho. Sige, bahala ka. Sa pagbalik ni Aki sa kanilang bahay, naisip niyang hanapin si Rosana sa Mindanao kahit na hindi niya alam kung saan doon. Alam naman niyang napakalawak ng Mindanao, kaya't hindi basta maghanap ng isang babaeng nawawala. O Aki, anong ginagawa mo? Bakit nag-aal sa balutang ka na naman? Nay, hahanapin ko lang si Rosana. Ay nako, sa Mindanao yun. Saan mo hahanapin ng babaeng yun? Ang dami-dami namang iba dyan. Kung ako sa'yo anak, maghanap ka ng mapapangasawa agad-agad. Pakasal na natin. Di na kailangan pang magsayang sa isang babaeng matagal nang wala. Bigyan mo ako ng apo. Matanda na ako anak. Gusto ko magkaroon ng apo sa'yo. Nay,
Gustuhin ko man pero hindi ganong kadali yun. Ay bakit? Kung sakali bang makita mong buhay si Rosanna, magiging kayo ba agad? Eh sa balita ako doon sa babaeng yon, sumama sa matandang mayaman. Huwag mo nang agawin pa. Nay, malakas ang kutob ko. Namahal pa rin ako ni Rosanna at hindi ako naniniwala, inay, na kusa siyang sumama ron. Nararamdaman ko na si Rosanna mahirap at mabigat ang kanyang pinagdaraanan sa kamay ng matandang yon. Aki, hindi ako boto dyan sa gagawin mo na yan. Habang nag-uusap ang magnanay, may kumatok na babae. Nay, may tao ho. Ano yan? Hello po, mother. Ah, ikaw pala, Melissa. Ha, may kasama po kayo? Ah, anak kong panganay, si Aki. Dumating na. Hello po. Hello. Ano yung paninda mo? Mga lutong ulam po. Nay, bili ka na. Ah, nay? Ang pogi naman pala ng anak mo. Di mo sinasabi sa akin. May anak ka palang gwapo. Ah, siya nga pala anak, si Melissa. Ah, Melissa, si Aki. Baka naman pwedeng kayo na magkatuluyan. Binata naman ang anak ko at dalaga ka naman, Melissa. Nay, ito na naman ba tayo? Kailangan na naman ba natin magtalo? Si Rosanna lang ang gusto ko, inay. Wala nang iba. Ah, may kasintahan pala. Ah, yung kasintahan niya, 2 taon nang wala rito at meron ng mahal na iba. Sa madaling sabi, ang babaeng gusto ng aking anak ay pag-aari na ng iba. Ganun ho ba? Sige po, nay. Aki, aalis na po ako. Mag-iingat ka, Melissa. Sige. Kapansin-pansin sa babaeng si Melissa na parabang na-inlove ito kay Aki. Si Aki kasi, sabihin na nating moreno, pero napakaganda ng katawan. Sa bagay, lahat ng nagtatapos na mag-aaral ni Canole, nagiging maganda ang katawan. Ano, Aki? Pasyado na ba sa'yo ang babaeng yan? Nay naman, si Rosanna lang gusto ko. Aki, may asawa na yon. O baka nga patay na yun eh. Huwag mo na siyang hanapin. Ano? Iiwan mo na naman ako rito? Kararating mo lang. Di ka man lang magtagal dito kahit na siyang taon. Nay, magkasundo nga ho tayo. Di ba gusto mong magkaroon ako ng anak para mabigyan kita ng apo? Oh, gusto ko. At gusto kong gawin mo na yon agad-agad. Nay, sa palagay mo ba, habang nandito ako sa bahay, makakahanap ako rito ng mapapangasawa? O sige, inay, sabihin na nating si Rosanna may asawa na. O ngayon, maglalakbay ako sa Mindanao. Baka sakaling dito ko palang makita yung babaeng makapagbibigay sa inyo ng apo. Ayos ba yun? Mukhang may punto ka, anak. Pero kung si Rosanna lang talaga ang sadya mo, aba, hindi ako boto doon. Nay, magtiwala ho kayo sa akin. Hindi po tatagal ng 6 na buwan ang paglalakbay ko sa Mindanao. Titiyakin ko sa inyo na kung hindi ko man mahanap si Rosanna, makakahanap ako ng mapapangasawa at bibigyan ko kayo ng apo. Ha? Gusto ko yan, anak. Hindi naman basta nakaalis si Aki dahil nga kararating lang niya sa bahay ng matanda niyang magulang. Nagtagal muna siya roon ng 1 buwan. Sa loob ng 1 buwan, marami nang nakakilala sa kanya. At sabi nga ng mga tao, may nabuhay na patay. Nakilala din ni Aki ang mga dati nitong kasamahan sa trabaho na mga taga doon lang din. Sa pag-aakala ng mga yon na si Aki ay namatay na dahil nga sa nangyaring pagguho ng lupa.
Pagkatapos nun, pinayagan na siyang umalis ng kanyang magulang. Kung ano-anong klaseng pagkain ng pinadala sa kanya, baka daw kasi ito ay magutom sa paglalakbay niya sa Mindanao. Nay, tama na ho ito, ang laki na ng bag ko. Hindi, dali mo itong ispam. Ayoko magutom ka anak. Ayan yung maliit na kaldero. Kumuha ka na lang ng kahoy. Tsaka itong galon para hindi ka nabibili pa ng tubig. Nay. Nay ko talaga eh. Sige na anak. Aasahan kong babalik ka ha? Opo. Sige po inay. Sa pag-alis ni Aki, bitbit nito ang pag-asang matatagpuan niya si Rosana. Ganun pa man alam niya sa kanyang sarili na sa banda diyan ay maraming kalaban. Pero meron ding listahan si Aki ng pangalan at lugar na mga kapanalig ni Kanole na kung sakaling anuman ang mangyari, ito ay kanyang pupuntahan. Aba, ganito pala itsura ng Mindanao. Hindi katulad sa Maynila. Pero para sa akin, ito ang pinakamaganda. Bukod sa tahimik na, nakaka-relax pa ng pag-iisip. Ayos! Sinimulan na ni Aki ang paglalakbay. Una ay napunta siya sa gawi ng General Santos. Nang mga panahon na yon, sabihin na nating liblib pa rin ang lugar ng General Santos. Nagtanong-tanong siya rito kung meron bang nakakakilala kay Rosana dahil meron siyang hawak-hawak na lumang larawan. Sa kasamaang palad, ni maski isa walang nakapagsabi sa kanya. Nalibot niya ang halos 1/4 sa General Santos kaya't nawalan siya ng pag-asa hanggang sa lumipat siya sa iba pa. Hindi ako mawawalan ng pag-asa, Rosana. Hahanapin kita. Alam kong kapag nagkita tayo, babalik ang pagmamahal mo sa akin. Pero sa oras na mapatunayan kong talagang meron ka ng asawa, hindi na kita babalikan. Diyan ka na lang. Mas okay na yun. At least nalaman ko ang totoo. Sa loob ng isang linggo niya sa Mindanao, wala pa rin balita kay Rosana hanggang sa ito ay napunta sa Zamboanga. Aba, ayos dito ah. Ang gaganda ng mga babae. Pero hindi rin. Mas maganda pa rin si Rosana. Sa kabila ng paghahanap ni Aki kay Rosana, hindi maiiwasan na merong taong makakaramdam kung ano ba talaga siya. Yung tipong hindi man nagtatanong pero alam ang kanyang pinagmulan. Dahil isang gabi, habang ito'y nakatuloy sa isang kubo, may pumunta roon na dalawang lalaki. Kumatok ito sa kanyang kubo at di siya agad nagbukas dahil nga ramdam niya kung ano rin meron sa mga lalaki na yon. Buksan mo ito! Buksan mo! Hindi na. Natutulog na ako eh. Kung meron man kayong kailangan, bumalik na lang kayo bukas. Wala kaming panahon sa araw. Buksan mo ito! Bubuksan na sana ni Aki ang pintuan nang biglang sipain ng mga lalaki sa labas at tumambad sa kanya yung dalawang lalaking may bitbit na baril. Sandali! Lalabas na ako! Dalian mo! Oho! Kahit nasabihing armado ang mga lalaking yon, hindi nakakaramdam ng takot si Aki dahil alam niya sa kanyang sarili na ito ay merong matibay na kabal sa katawan. Ibig sabihin, kung ang mga baril lang na yon ang kanyang gagamitin, ay hindi tatablan si Aki. Ano bang kailangan nyo mga kaibigan? Oo, isa akong dayuhan. Pero ako yung klase ng dayuhan na hindi nanggugulo. Meron lang akong sadya rito
At kapag nakita ko na isadya ko, tsaka lang ako aalis sa lugar na ito. O kung sakaling wala man siya rito, sa ibang lugar ako maghanap. Wala kaming pakialam sa pinagsasasabi mo. Ang tanong ko, ha? Sino ka bang talaga? Bakit napakainit ng dugo namin sa'yo? Dugo lang ba talaga? O baka naman pati katawan nyo, para kayong sinisilaban pag malapit ako sa inyo. Kung hindi ako nagkakamali, kayo yung nadaanan ko kanina sa palengke, yung nagtatadtad ng baboy. Oh, tama ka. Sagutin mo ko. Anong meron sa'yo? Simple lang. Hindi ako basta tao. Kaya yung hawak mo na yan, sisiguraduhin ko sa'yong hindi yan tatalab. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na. Baka kasi nasagot ko na ang katanungan mo. Tama ka naman. Basta hindi ka lang maging banta sa buhay ng mga tao dito, hindi ka namin sasaktan. Salamat naman kung ganun. O sige na, gabi na kasi, natutulog na ako. Pag-alis ng mga lalaking yon, naintindihan ni Aki na hindi naman pala sila kalaban dahil ang mga taong yon ay purong mga antingero na nasa hanay ng kanan. Huh! Kala ko mapapalaban na ako eh. Mga antingero, purong baril lang gamit. Bakit ganun? Sabagay, siguro pamamaraan nila yun. Para kung sakaling ang kalaban nila ganito ganyan, pwede silang gumamit ng baril. O kaya naman ng mga abilidad. Ay nako Rosana, saan ba kita hahanapin? Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw, lumakad na si Aki. Habang ito'y nasa loob ng kabayanan, linga siya ng linga. Dahil nagbabaka sakali siyang sa loob ng kabayanan ay nagtatrabaho si Rosana. Pabili ho. Ano po yon? Pabili ho ng 1 kilong bigas. 1 kilo? Sigurado ka? Oo, bakit? Ang dami niyong kakain? 1 kilo lang bibilin mo? Ha? Teka, misis. Miss pa ho ako. Dalagang dalaga pa. Miss, nag-iisa lang ho ako. Wala ho akong kasama. Anong wala? Ay, nasa likod mo. Ha? Napakahusay ng babaeng tendera dahil nakita nito ang mga kasama ni Aki na kanyang mga gabay. Ibig sabihin, ang tendera na yun ay merong ikatlong mata. Humingi na lang ng pasensya si Aki at pinabilisan niya ang pagbabalot ng 1 kilong bigas. Akala naman ng babaeng tendera na yung nasa likuran niya ay mga tao rin. Pero nagkakamali siya. Ito ay mga gabay ni Aki na ipinamana sa kanya ni Kanole. Makalipas pang muli ang 1 buwan, umalis na si Aki sa lugar na yon at lumipat sa kabila. Teka, mas liblib sa lugar na ito. Ano kayang gagawin dito ni Rosana kung sakaling dito ko siya matatagpuan? Hindi bale, malay natin. Natonton ni Aki ang 1 liblib na baryo. Mataas na bahagi ang kanyang tinutungtungan at tanaw na tanaw niya yung mga mangilan-ngilan na bahay. Mas marami pa ang mga puno kesa sa bahay, kaya't alam niya ang bilang. Nang naglalakad na siya sa lugar noon, napansin niyang yung mga taong nakasilip sa bintana ay bigla na lang nagsasarado. Hindi gusto ni Aki ang kanyang nararamdaman, hanggang sa yung isa rito ay kanyang tinanong bago pa makapagsarado ng bintana. Bata! Bata! Bakit po? Marunong ka mag-Tagalog? Opo. Sandali, huwag mong isarado yung bintana.
May tatanong ho ba kayo? Dalian po ninyo. Bakit parang takot na takot kayo? Alas 4 na po ng hapon eh. Oh, imaaga pa naman. Matutulog na po kami. Teka, sandali lang! Bakit po ba? Bakit ba parang takot na takot kayo? May gumagala po rito ng aswang. Siniraduhan siya ng bintana, kaya't hindi na niya nasabi ang gusto pa niyang itanong. Pero nang malaman niyang may gumagalang aswang sa liblib na baryo, hindi siya natakot. Bagkos, nag-aantay ito ng pagkakataon na magpakita ang nasabing gumagalang aswang. Ilang oras pang lumipas at tuloy ng kakainin ng dilim ang liwanag. Nakatambay si Aki sa mataas na bahagi ng liblib na baryo habang nagsasaing tapos nag-iihaw ng ibon. Maya-maya pa, kumain na si Aki at pagkatapos nitong kumain, narinig ni Aki ang sigawan na nagmumula sa mga kabahayan. Dali-dali siyang tumakbo roon hanggang sa nakita niyang merong kakaibang tao ang sumasalakay sa isang bahay. Yung pamilyang nakatira sa bahay na yon ay mga nagtakbuhan at sa likod dumaan, kaya't yung nilalang ay galit na galit dahil wala siyang nakuha. Hoy! Antapang mo naman! Nag-iisa ka lang ah! Sigaw dito ni Aki. Ang taong nakakatakot ay biglang lumapit sa kanya. Hindi ito nagsasalita at inikot-ikutan lang nito si Aki tapos inaamoy-amoy. Kung inakala mong isa akong masarap na pagkain, pwes nagkakamali ka. Umalis ka na rito at huwag ka nang babalik pa. Isa! Dalawa! Tatlo! Alis! Sinabi ng... Paglingon ni Aki sa likod, mabilis na nawala ang nilalang. Ganun pa man alam niya sa kanyang sarili na ito'y taong nakakatakot na isang aswang. Kala ko masasampulan na ang aking pero hindi pa rin. Swerte ka pa rin na aswang. Hindi mo na umalis si Aki sa lugar na yon hanggat hindi niya nasisigurado na ligtas na ang mga tao doon. Nagpalipas muna siya ng isang linggo sa lugar na yon. At sa loob ng isang linggo, marami nang nakakilala sa kanya dahil doon pala sa kanyang tinatambayan ay maraming tumupunta tapos tumatambay din at nag-aantay ng pagsikat ng araw. Bata, di ba ikaw yung kausap ko nung nakaraan? Opo. Ano pong pangalan po ninyo? Ako si Aki. Kuya Aki, ako nga pala si Kuya Carlo. Bakit po parang hindi man lang kayo natatakot dito sa lugar namin? Kagabi, sumalaki na naman yung aswang. Hoy Carlo, sabi ni nanay, nung sumalakay yung aswang kagabi, may nakita siyang taong dumating at tinaboy daw yung aswang. Talaga? Sino kaya yon? Ewan, hindi raw makita nung nanay eh. Eh paano ba naman? Napakadilim. Ang galing naman. Nakakatuwa. May nagpalayas sa aswang. Kaya nga eh. Kung sino man siya, Carlo, gusto ko siyang makilala. Kuya, saan ka natulog? Hindi ba dayuhan ka? Ah oo, dayuhan ako. Huwag mo sabihin kuya na dito ka natulog. Eh buti hindi ka natsambahan ng mga aswang, kuya. Hindi naman. Takot lang sa akin nun. Eh, Kuya Aki? Huwag mo sabihin. Hindi. Biro lang. Ang totoo niyan,
Wala naman ako nakitang kakaibe. Ang sarap nga ng tulog ko rito. Talaga? Buti naman kung ganoon. Pero alam mo kuya, sana hindi na siya bumalik. Kasi hindi kami makalabas sa gabi. Sana nga hindi na. Kahit na si Aki ang may gawa kung bakit hindi na bumabalik ang nananalasang aswang. Hindi niya sinasabi sa mga taong nakakilala sa kanya na siya ang dahilan kung bakit hindi na yun bumalik pa. Nang malaman ni Aki na okay na ang lugar na yon, lumipat naman siya sa ibang liblib na lugar. Aba ayos, liblib nga, mas kakaunti ang bahay, tsaka mas marami ang taniman. Nakakita siya na merong mga pananim na gulay. Naglalakad siya sa gitna noon at nang mapansin niyang merong isang lalaking nagtatabas ng damo, agad niya itong nilapitan. Manong, marunong ho kayo magtagalog? Oo naman. Anong kailangan mo, iho? Ah, manong, baka ho nakita niyo babae na to. Hindi. Hindi ko siya kilala. Base sa tono ng iyong pananalita, mukhang hindi ka taga dito. Opo, taga Maynila po ako. Iho, mukhang pagod na pagod ka na. Gusto mo bang kumain? Magpahinga sa aking kubo? Pwede ho ba? Oo naman. Ganyan kami mag-estima ng mga bisitang mababait. Salamat ho. Kahit na inaya si Aki sa kanyang kubo, hindi pa rin nawawala sa kanya ang pagdududa. Ganun pa man, napakaayos ng ipinakita sa kanya ng lalaking yon. Napakasasarap ng pagkain at hinding-hindi mo ito pagbibintangan na luto ng aswang o ng kung ano paman. Sige lang iho, kumain ka lang dyan. Oo, salamat ho talaga. Kung gusto mo, bibigyan pa kita ng pabaon. Mukhang matagal ka nang naglalakbay at mukhang seryoso ka sa paghahanap sa babaeng yan. Oo nga po eh. Teka, bakit nga ba hinahanap mo siya? Kasi ho manong, mahal ko po siya. Mahigit 10 taon na po kaming hindi nagkikita. Nung umuwi ako sa amin, sabi ng mga magulang ko, dito raw siya napadpad sa Mindanao at sumama siya sa isang matandang mayaman. Kung ganun iho, hindi ka dapat dito sa kabukiran o sa liblib naghahanap ng tao. Mayaman naman pala, bakit hindi ka magpunta sa mga city? Baka doon nakatira ang taong hinahanap mo. Tsaka isa pa, mayaman na tao pala ang kanyang sinamahan. Hindi ka mahihirapan na hanapin yan. Pero sa pagkakakilala ko kasi sa babaeng to, hindi rin siya masyadong mahilig sa mataong lugar. Baka kasi mamaya, na-request niya doon sa matandang lalaking mayaman na tumira sila sa liblib. May punto ka rin. Mukhang matagal ka na talagang naglalakbay. Opo, medyo matagal na rin. Kung ganun iho, ito lang ang sasabihin ko sa'yo, ano? Mag-iingat ka, lalo dito sa lugar namin. Dito, baka makatagpo ka ng mga rebelde. Baka bihagin ka pa nila. O kaya naman, aswang ang makatagpo mo. Manong, naniniwala ho kayo sa mga aswang? At bakit hindi? Mindanao to, iho. Mindanao. At kahit sang kamapadpad, meron pa ding aswang. Pero dito sa lugar namin, laganap pa rin ng ganyan. Salamat ho sa paalala. Ah sige, ipinahanda ko na sa aking asawa ang ipapabaon ko sa iyong pagkain. Sana'y hindi mapanis, sana'y maubos mo yan. Salamat ho manong. Paglagpas ni Aki sa napakabait na tao, doon naman siya napunta sa mas masamang tao. Dahil pagtapak pa lang niya sa bakuran noon, nakarinig na siya ng warning shot. Mula sa malayo, rinig na rinig ni Aki
yung matandang lalaking sumisigaw. Sandali ho! Bakit po? Anong bakit? Tumungtong ka sa lupain ko, magnanakaw! Nako, hindi ako kalaban. Anong hindi? Ang laki-laki ng bag mo, ha? Siguro pinitas mo ang pinya ko. Nako, hindi ho. Kung gusto niyo, tignan niyo po. Sige, ibaba mo dyan! Nang ibaba ni Aki ang kanyang bag, agad itong binuksan ng matandang lalaking may hawak na baril. Kung tutuusin, hindi naman siya tatablan ng bala noon. Pero bilang pagrespeto, pinabayaan na lang ni Aki ang kanyang ginagawa hanggang sa tumambad sa matandang yun ang isang maliit na baul at pilit nitong binubuksan. Hindi niyo humabubuksan yan. Ako lang ang nakakaalam para mabuksan yan. Huwag niyo sabihing magkakashipin niya dyan. Hindi nga. Pero nabuksan ko na eh. Gusto kong makita ang nasa loob. Tatang, ngayong nakita mo na hinahanap mo, bakit pati ito gusto mong makita, ha? Anong nakita? Wala nga akong nakita sa bag mo. Ibig kong sabihin, nakita mo nang wala akong ninakaw. Napadaan lang po ako. Teka, sino ka ba? Ano bang pangalan mo, ha? Aki ho. Aki ho? Aki. Ayun, teka. Aki. Taga siyang kaiho. Taga Maynila ho. Maynila? Teka. Anong gagawin niyo? Huwag niyo ho akong ikutan. Kaya pala parang pamilyar sa akin ang mukha mo. Teka ho, bakit po? Ikaw ang disipulo ni Cano Lesto? Ho, kilala niyo ho ang aking maestro? Oo naman. Kapanalig ko siya. Ha? Teka, sandali lang ho. Ano yan? Ano yung mga binubulaktat mo? Listahan ho. Tama. Ito yung isa sa lugar ng kapanalig ni Canole. Kung ganon, magkakilala pala kayo. Teka nga. Ano bang siya dyan mo rito? Hinahanap ko ho kasi si Rosana. Yung dati ko hong kasintahan. Mahigit 10 taon na ho kasi kaming hindi nagkikita eh. Dahil 10 taon ako nag-aral ng lihim na karunungan kay Maestro Nole. Manong, kayo ho si Tandang Oho? Ah, tama ka. Ako nga si Tandang Oho. Ay nako, tignan mo nga naman ang pagkakataon. Bakit kasi hindi man lang nagpasabi ang iyong maestro na maglalakbay ka pala rito sa Mindanao para hanapin ang babaeng yan? Hindi rin ho kasi alam ng aking maestro na pumunta ako rito. Ang pagkakaalam niya lang po, nandun ako sa Maynila. Ay nako iho, ay pasyensya ka na. Buti hindi ka tinamaan ng bala ko. Sabagay, di ka naman talaga tatablan. Halika, pasyensya ka na at naikalat ko pa yung laman ng bag mo. Eh puro sardinas at bigas. Oho. Tsaka napansin ko kanina, meron kang mga kasama. Mga gabay po. Sabi ko na nga be. Kaya ayaw kitang masyadong pagalitan. At baka mamaya kapanalig ka. Tama nga naman. Dito ka muna iho. Dito, halika. At akong bahala sa iyo. Opo. Sa lugar na yon, inasikaso rin siya ni Tandang Oho. Inabot siya roon ng gabi, kaya't nagkwentuhan na lang sila hanggang alas 11. Ayon sa kwento ni Tandang Oho, pinsan na siyang muntik mamatay. Pero nang dahil sa tulong ni Canole, nakasurvive ito at nalampasan ang kanyang hinaharap na problema. Alam niyo po, niminsan, hindi na ikwento sa akin yan ng aking maestro. Nakapagkukwento po siya ng iba niyang karanasan pero halos limitado lang eh. Dahil nakapokus po siya sa pagtuturo sa amin ng lihim na karunungan. Kapag meron naman po siyang lakad, mga 1 linggo, 2 linggo, bago po siya bumalik. Eh kapag wala ron si Canole, sinong nagtuturo sa inyo? Nagtuturo po.
Hindi po tao. Ano? Anong ibig mong sabihin? Isa po sa gabay yun ni Kanole. Ganun ba? Eh napakapalad nyo pala kung ganun. Matututo kayo sa larangan ng lihim na karunungan na hindi rin basta tao ang nagtuturo sa inyo at hindi tao. Opo. Alam niyo naman na si Maestro Nole ay hindi basta tao. At kapag wala siya, hindi tao ang nagtuturo sa amin. Pero pagdating po sa kaalaman, halos parehas lang po. Dahil sabi po ng nagtuturo sa amin na hindi tao, na isa niyang gabay, yun lang din daw po ang ituro sa amin. Na galing po kay Maestro Nole. Ganun ba? Ayos! Ano nang plano mo? Tandang oho. Hinahanap ko kasi si Rosane. Meron ka bang hawak na pangalan ng taong pinakisamahan ng babaeng yan? Sa kasamaang palad, wala po eh. Naku! Mahihirapan tayo dyan. Dapat meron ka ding hawak na pangalan ng taong yun. Ang palatandaan ko lang po sa kanya, isa siyang mayaman na tao. Mayaman. Ang mga mayayaman, siyempre malaki ang bahay. At doon nakatira sa city, hindi rito sa Liblib. Bakit di ka doon maghanap? Nagbabaka sakali lang po ako nandito. Kasi, yung hinahanap kong babae, mahilig siya sa mga nature trip. Baka ho dito sila nagpatayo ng bahay. Ganun ba? Iho, mag-iingat ka rin ha. Sa kabila na yan, ay ibang probinsya na. Napakalayo na ng iyong nalakbay. Sa kabilang probinsya, dyan talamak ang mga kalaban ng katulad nating mga kanan. Mag-iingat ka. At kung ano man ang mangyari, bumalik ka rito ha? Opo. Kinabukasan umalis na roon si Aki. Nagpaalam siya ng maayos kay Tandang Oho at nangakong bago ito bumalik ng Maynila, pupuntahan niyang muli ang matanda. Nang nandun na siya sa kabilang lugar, ramdam niya yung sinasabi ng matandang. Sa lugar na ito ay talamak ang mga taong meron siyang makakalaban. Halos 3 araw pa lang siya roon, ramdam niyang merong nagmamasid sa kanya hanggang sa kanyang pagtulog. Natutulog lang kasi si Aki sa gilid ng daan o kaya naman kung saan siya abutan ng dilim at binabantayan siya ng kanyang mga gabay. Ganun pa man, ramdam nitong meron talagang nagmamasid sa kanya na hindi naman niya nakikita maging ng kanyang gabay. Ano to? Anong klaseng lugar to? Napadaan kasi si Aki sa isang napakadilim na kagubatan kahit na tirik ang araw. Sa kalupaan ng gubat na yon, nakita niyang may mga nagtubo na napakadaming kabuti na halos hanggang tuhod niya yung laki. Umaasa si Aki na sa lugar na yon ay makakadaan siya at kung sino man ang nilalang na nakatira sa lugar na yon, magpapaalam siya ng maayos para hindi sila maglaban. Makikiran po, pasensya na po kayo kung kayo'y nagagambala ko. Maya-maya pa, merong nagsalita pero isa ito sa kanyang gabay. Ayon dito, ang nilalang na nakatira doon ay mataas na uri. O, alam ko. Nararamdaman ko yun. Bago siya makatagpos, ang nilalang na nakatira doon ay nagpakita kay Aki. Magandang tanghali po. Makikiraan lang po. Isang matandang babaeng nakadikit sa puno ang nagpakita sa kanya. Tapos ang itsura noon ay parabang puno din dahil nagkukulay berde na ang buong katawan. Hindi yung kumikibos sa kanya, bagkus kinikilatis lang siya nito sa pamamagitan ng tingin hanggang sa sumenyas itong lumayo na siya.
Medyo kinabahan ako ron. Pero mabait naman pala ang nilalang na matanda. Pagtagos ni Aki sa lugar na yon, medyo umabot na ng bandang alas 5, kaya't mas madilim na ang paligid. Rinig niya yung napakadaming atungal ng aso na parabang may nakikitang kakaiba sa paligid. At nakita niya yung mga kabahayan, sarado na at patay na yung ilaw. Nakakatakot. Ba't ganito? Iba yung pakiramdam ko. Yung mga asong umaalulong ay biglang nagtakbuhan nang makita si Aki. Maya-maya pa may lumundag na mula sa bubong ng bahay. Ang dami nyo! Sino kayo? Bakit? Binulong kay Aki ng kanyang gabay na yung mga lumundag ay mga taong nakatira sa mga kubo na yon. Ah, aswang. Mga aswang kayo, di ba? Para sa inyong kalaman, hindi ako nagpunta rito para makipagpatayan. May hinahanap akong isang tao. Rosana ang pangalan. Ito ang kanyang larawan. Mga kaibigan, maaari bang ituro ninyo kung meron sa inyong nakakaalam? Sige na, pakiusap. Lahat ng mga yon ay umiiling tapos nagtitinginan. Yung isa rito iba yung klase ng tawa. Nanimoy merong binabalak na masama kay Aki hanggang sa dinaanan lang niya ang mga lalaking yon. At yung nasa dulo, hinarang si Aki mag-isa. Huwag kang naghahanap dito. Napakamalas mo naman. Dito ka panadaan sa aming baryo. Paanong malas? Hindi ako malas. Swerte ako. Dahil mababait ang mga tao dito. Diba? At paano mo nasabing mabait? Paano kung sabihin ko sa iyong hindi pa kami naghahaponan? Pwede ka ba naming tikman? Nagpapatawa ka ba? Titikman mo ako? Di mo ba nararamdaman kung sino ako? Teka nga. Oh. Ano namay mo? Mag-iingat ka. Dahil mas matinding lahi ang dadaanan mo. Ganun ba? Kahit pala masama ka at gutom, meron ka rin palang puso. Sige, dumaan ka na. Mag-iingat ka. Salamat. Tunay nga ang sinabi ng aswang na yon. Dahil ang sumunod na baryong kanyang dinaanan, mas nakakatakot. Mangilan-ngilan lang ang bahay doon. Bilang na bilang ni Aki sa kanyang mga daliri, pero ganon din ang dami ng mga tao. Magandang gabi mga kaibigan. Ako si Aki. Di ako nagpunta rito para magpakamatay o kaya naman labanan kayo. Napadaan lang ako rito dahil meron akong taong hinahanap. Baka kilala nyo. Ito ang kanyang larawan. Sa ilang iglap lang, yung hawak niyang litrato ay biglang nawala sa kanya. Tapos may dumaan na hangin. Ha? Nasaan na yun? Ha? Nag-iisa lang yung larawan na yan. Yan ang palatandaan ko kay Rosana. Pakibalik sa akin, kaibigan. Kilala niyo ro ba ito? Ibinibigay nung isang lalaking may hawak-hawak sa litrato ni Rosana sa kanyang mga kasama. Pero lahat sila'y umiiling. Walang nakakakilala rito. Wala ba? Eh akin na yan. Pakibalik na lang sa akin. Bakit? May nakakatawa ba?
Paano kung ayokong ibalik sa'yo? Anong gagawin mo? Ha? Kibigan, alam ko kung sino kayo. Siguro naman, alam nyo rin kung sino ako. Paano kung kayo ang gamitan ko ng... Alam mo bang, galit kami sa mga katulad mo. Dahil minsan muntik na kaming malipola ng katulad mo. Pero hindi ako yun. Pakiusap, ibalik mo na yan sa akin nang makalis na ako rito. Ayaw pakawalan si Aki ng mga tao na yon. Hanggang sa yung isa rito, mabilis siyang dinamba pero hindi umabot. Dahil sinuntok siya ng isa sa gabay ni Aki. Naulit pa ito ng ilang beses. Halos nagkasabay-sabay pa nga yung mga sumusugod kay Aki. Pero lahat ng mga yon ay hindi makalapit dahil sa mga nakapaikot na gabay ni Aki. Ngayon, bibigay mo pa ba yan? O ako nasusugod sa'yo? Hindi ka pala basta tao. Oo naman. Pasalamat nga kayo eh. Nakikiusap pa ako sa inyo. Akin na. Nang makalis na ako. Eto na. Bago makalis si Aki sa lugar na yon, nagsabi siyang napakadelikado ng kanyang daraanan. Dahil kung sila'y mga gabunan, mas mataas na uri ang kanyang daraanan. Nag-iisa lang naman daw yon dahil wala itong kasundo at ito'y nakatira sa loob ng isang malaking bato kung saan sa ilalim noon ay merong guwang na pwede niyang tirhan. At ang mas matindi pa ron, kahit na hanapin mo siya sa ilalim ng bato ay hindi mo siya basta matatagpuan. Nang dumaan na doon si Aki, ramdam niya yung kakaibang presensya. Bumibigat ang kanyang pakiramdam at tumataas din ang kanyang balahibo maging ang kanyang mga gabay ay hindi malaman kung anong klaseng tao ba ang nakatira doon. Ganun ba? Nakakatakot kung tutuusin. Pero ayos lang. Wala naman tayong ginagawang masama sa kanya. Bago makalampas si Aki sa malaking bato, biglang may nang bato sa kanya, maging ang kanyang mga gabay ay hindi napansin yun. Hindi rin kasi biro yung laki ng bato, halos gagabilog ng timba. Kaya't nung tamaan si Aki, bigla siyang bumulagta at nagulungan pa siya ng batong yun. Ah! Sino bang may gawa noon? Kung isang simpleng tao lang ang binato noon, tiyak na mamamatay. Maya-maya pa, nagpakita kay Aki ang kakaibang aswang na hindi gabunan, bagkos isa itong hanagob na nakakatakot ang itsura. Ikaw? Ikaw ang bumato sa akin? Ayos ka rin, no? Hindi ka man lang nagtanong kung bakit. Anong ginagawa mo rito? Ha? Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para dumaan. Di ako pumunta rito para guluhin ka. Alam kong meron kang sadya dito. Sabihin mo sa akin, baka makatulong pa ako. Makatulong? Paano ako magtitiwala sa'yo? Binato mo nga ako eh. Kung hindi kita binato, tiyak na lalampasan mo ko. Isang maliwanag na pambabastos ang ginawa mo. Ganun ba? Patawad? Anong sadya mo dito? May hinahanap akong isang tao. Ito ang kanyang larawan. Nag-iisa lang to. Muntik pa ngang hindi ibigay ng mga gabunan kanina. Kilala ko ito.
talaga? Habang sila'y nag-uusap, bumubulong kay Aki ang kanyang gabay at sinasabi nitong huwag siyang magtitiwala sa matandang hanagob. Ganun paman hindi ito masyadong pinakikinggan ni Aki dahil nakapokus ang kanyang paningin at pandinig sa matandang hanagob. Tama, kilala ko siya. Halika, sumama ka sa akin. Ano pang inaantay mo? Akala ko ba gusto mong makita ang babaeng yan? Oo, gusto ko siya makita. Pero hindi ako nagtitiwala sa'yo. Iho, kung hindi ka sasama sa akin, pwes, ako na ang nagsasabi sa'yo na hindi mo siya matatagpuan dahil ang babaeng ito ay protektado ng mga taong armado. Ganun ba? At ako lang ang siyang sushi para marating mo siya. O sige, sasama ako sa iyo. Nakumbinse si Aki na sumama. Pero habang naglalakbay sila ng matandang hanagob, sinasabi niya sa kanyang mga gabay sa pamamagitan ng isip na kailangan maging alerto sila dahil hindi pa rin siya nagtitiwala sa matandang hanagob. Malayo pa ba, hanagob? Malapit lang para sa akin. Kaya ko itong liparin. Mauna na ako. Sumunod ka na lang. O sige. Makalipas ang 30 minutong paglalakbay mag-isa ni Aki sa loob ng kagubatan, nakita niyang ito na yung hinahanap niyang liblib na bahay. Ito na kaya yun? Teka, oo nga, liblib na bahay. Ayun yung hanagob. Ito ako! Kumaway sa kanya yon at mabilis siyang lumapit. Ang ipinapakita sa kanya yung liblib na bahay, ibig sabihin, ito ay lumang-luma na. Halika, pumasok tayo sa loob. Nandyan nakatira ang babaeng hinahanap mo. Pumasok nga sa loob si Aki at kitang-kita niyang si Rosana ay naroroon at masarap ang buhay. Ganun paman taliwas ito sa sinasabi ng matandang hanagob na madami daw mga armadong lalaki ang nakapaligid doon. Binubulungan siya ng kanyang gabay na huwag siyang basta magtiwala dahil hindi rin gusto ng mga ito ang mga nararamdaman nila. Ayun siya. Rosana? Aki? Paano mo ko natuntun dito? Rosana? Ikaw nga. Akala ko patay ka na. Mahabang kwento. Rosana? Alagang-alaga ka pala rito. Sige. Sandali lang. Saan ka pupunta? Alis na ako. Gusto ko lang naman mapatunayan kung ayos ka lang at kung talaga bang meron ka ng asawa. Meron. Ayun siya oh. Kamusta kaibigan? Ayos lang. Alis ka na ba? Oo, sana eh. Kararating mo pa lang. Dito ka muna. Kumain muna tayo. Gusto kong makita mo kung paano kami mag-estima ng bisita. Hindi na ho. Hindi rin po kasi ako pwede magtagal eh. Alis rin ho ako. Halika na. Yung matandang hanagob ay biglang nawala. Ganun pa man napapayag na si Aki dahil nakakaramdam ito ng gutom. Habang sila'y kumakain, sinabayan sila ng kanilang mga katulong. Rosana, ayos ka lang ba talaga rito? Oo naman.
Nakita mo naman ang buhay ko rito, di ba? Oo, pero parang may mali. Anong mali? Walang mali rito, kaibigan. Masaya rito si Rosana. Hindi ba mahal ko? Pagkatapos kong kumain, alis na ho ako. Walang kaalam-alam si Aki na yung kanyang kinakain ay merong nilagay na pampatulog. Nang dahil doon, nakatulog siya ng mahabang oras. At yung inaakala niyang si Rosana ay isa palang matandang babae na kayang magpalit at manggaya ng anyo. At ang mas nakakatakot pa, ang matandang babae na yun ay merong gamit na marosan. Nang natutulog na si Aki, nagpalit yon ng anyo. Yung matandang babae pala na yon ang siyang namumuno sa lahat ng mga naroroon. Ngayon, nakakuha na naman tayo ng bagong biktima. Magaling, Hanagob. Magaling, dahil mababawasan tayo ng kalaban. Tuwang-tuwa ang matandang Hanagob nang dahil sa papuri ng matandang babaeng may marosan. Maria de, anong plano mo dyan sa manggagaway? Aneb, simple lang. Gagamitin natin siya sa mga kalaban natin. At kapag napag-alaman ko, nakapanalig ni Nolesto ang taong ito, mas maganda yon. Dahil tatanggalin ko ang kanyang pag-iisip at siya'y ilalaban natin kay Nolesto. Gusto ko yang naisip mo, Maria de. Maria de pala ang pangalan ng matandang may marosan sa katawan. At si matandang Maria de ay isang uri ng agorang. Kaya ito galit na galit kay Canole dahil ang kanyang kapatid na hindi naman agorang ay kanyang napas lang. Matagal na panahon na ang nakalilipas. Sa kabilang banda, pilit na ginigising ng mga gabay ang natutulog na katawan ni Aki, pero hindi ito magising-gising. Ayon naman sa kanyang panaginip, kasama niya si Rosana. Rosana? Alam kong hindi ka masaya rito. Umalis ka na rito. Sumama ka na lang sa akin. Hindi maaari. Mas masaya ako rito. Pilit na kinukumbinsi ni Aki si Rosana sa kanyang panaginip hanggang sa ito'y nagising. Dahil si Rosana ay biglang pumangit at naagnas ang pagmumuka. Rosana! Gising ka na pala. Siya nga pala. Ako, si Aneb. Aki. Ako si Aki. Ikinagagalak kitang makilala. Habang sila'y nag-uusap, hindi napansin ni Aki na si Tandang Maria de ay nasa likod niya. Bigla siya nitong hinawakan sa ulo at nawalan siya ng malay. Ginagawa na pala ng matandang Maria de ang proseso para tanggalan siya ng pag-iisip. Makalipas lang ang 5 minuto, nagising na si Aki at ibang-iba na ito. Hindi na rin siya makontrol ng kanyang mga gabay. Tagumpay tayo! Maging si Aneb ay tuwang-tuwa. Sabi nga nito, isa sa disipulo ni Canole ang sasanib sa kanila. Napag-alaman kasi nilang tunay ngang disipulo ito ni Canole nang dahil sa kanyang mga gamit. At meron ding kakayanan si Tandang Maria de na alamin yon gamit ang halamang marosan. Saan ho tayo ngayon? Ano pong ipag-uutos nyo sa akin?
Kahit ano'y gagawin ko, wika ni Aki. Unang ipinag-utos sa kanya nito, puntahan si Tandang Oho. Sinabi rin ni Matandang Mariade kung saan matatagpuan si Tandang Oho at agad namang tumalima si Aki sa ipinag-uutos noon. Magandang gabi ho. Magandang gabi. Aki, mabuti naman at bumalik ka na rito. Hindi na ho ako magpapaligoy-ligoy pa. Bumalik ako rito para patayin ka. Ano? Gulat na gulat si Tandang Oho nang sabihin yon ni Aki. Naglabas ito ng matulis na bagay at mabilis na pinaghahataw ang matandang walang kamalay-malay ni hindi naman niya ito magantihan ng kanyang baril kahit hawak-hawak niya na ito hanggang sa kanyang napagtanto na si Aki ay kontrolado ng isang taong may hawak-hawak na marosan. Hindi maaari! Hindi to pwede! Sigaw pa ng matandang Oho. Tinugis siya ni Aki kahit saan ito magpunta. Hanggang sa bigla na lang nawala si matandang Oho. Saan ka nagpunta, tanda? Kahit saan ka magpunta, papatayin kita. Sa mga punto na yon, si Tandang Oho ay nasa taas pala ng puno. Kasi nang maglingid siya sa puno, mabilis siyang umakyat. Hindi naman yon napansin ni Aki. Habang ito'y nasa taas ng puno, nakaupo siya roon. Tapos, parabang may sinasambit. Nananawagan na pala ito sa kanyang maestro. Hanggang sa napansin na lang ni Aki na ang kanyang hinahanap na si Matandang Oho nasa taas ng puno. Dahil sa hindi pa naman kumpleto ang pananawagan ng matanda, hindi nito napansin na malapit na sa kanya si Aki at agad siyang sinaksak. Dahilan kung bakit nahulog si Tandang Oho mula sa puno at tuluyang namatay. Patay ka na, Matandang Oho! Sigaw pa ni Aki. Pag-uwi nito kay Matandang Mariade, tawang-tawa siya dahil sa unang pagkakataon ay nagkaroon siya ng accomplishment. Patay na si Matandang Oho? Patay na ho siya. Magaling kung ganun, Aki. Puring-puri si Aki ng mga nasa paligid na siya namang mas lalong nakapagbigay sa kanya ng lakas. Ganun pa man, hindi pa rin nakakalimutan ni Aki si Rosana at hiniling niya rito kay Matandang Mariade na kung maaari ay hanapin si Rosana. Pinayagan siya nito at ang matanda na yun mismo ang nagsabi kung saan matatagpuan si Rosana. Tila ba nakalimutan na ni Aki na niloloko lang siya nito dahil nga nung una nagpanggap yon na si Rosana. Nang malaman ni Aki ang tamang address kung saan hahanapin si Rosana, ni hindi man lang ito nagpahinga at sa loob ng ilang oras, narating na ni Aki ang kinalalagyan ni Rosana. Nakatayo siya sa harap ng isang mataas na bahay kung saan halatang mayaman ang nakatira. Hindi man lang siya kumatok at sinipa niya ang pintuan. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Pilabas mo si Rosana kung hindi mamamatay ka. Rosana, may naghahanap sa'yo, mahal ko. Anong mahal ko? Nagalit si Aki nang sabihin mahal ko. Kaya tang matandang yon ay agad niyang sinakal at ibinaltog sa simento. Tuguan ang matanda. Halos hindi ito makagulapay. Aki? Ikaw ba yan? Ano mo ako natantan dito? Rosana, mahal ko. Matagal kitang hinanap. Naglakbay ako dito sa Mindanao para hanapin ka. Sa ayo at sa gusto mo, sasama ka sa akin. Anong ginawa mo sa asawa ko? Patay na siya. Patay na.
kaya wala ng dahilan para magtagal ka pa rito. Pilit na binitbit ni Aki si Rosana at dinala ito sa lumang bahay ni Marianide. Nandito na ho kami. Hinding-hindi na kami magkakahiwalay pa ni Rosana. Magaling kung ganan, Aki. Dito ka lang at mag-antay ka ng susunod na utos ni Mariade. Salamat. Hindi lang pala kapanalig sa kanan ang gustong ipapatay ni Mariade. Dahil ang mga aswang na nagbago ay gustong ipapatay din nito. Katulad na lang ni Guyadano. Puntahan mo si Guyadano. Patayin mo siya, Aki. Saan ko siya matatagpuan? Heto ang tamang address. Patayin mo siya. Aki, ipinapaalala ko lang sa'yo. Sa lugar ni Guyadano ay maraming nakapalibot sa kanya na maaaring makalaban mo. Alam ko naman, Aki, na kayang-kaya mo sila. Sige ho. Gagawin ko po yan. Dito ko lang, mahal ko, Rosana. Dito ka lang. Aki! Hindi na ikaw ang kilala kong Aki! Patay ka na! Buhay na buhay ako, Rosana. Buhay na buhay. Dito ka lang. Si Rosana ay nakakulong sa isang lumang kwarto kung saan walang bintana na pwede niyang silipan. Binabantayan din si Rosana ng isang babaeng sunod-sunuran kay Tandang Mariade. Pagpunta niya sa lugar ni Guyadano, isa pala itong liblib na lugar at natandaan niya, ito ay kanyang dinaanan. Magandang gabi sa inyo. Ah, magandang gabi. Nakita mo na ba yung babaeng hinahanap mo? Nakita ko na siya. Mainam kung ganon. Baka naman nakalimutan mo na kami. Minsan ka nang napadaan dito. O tama ka. Ngayon, hindi lang ako dadaan. Dahil papatayin ko kayo. Ano? Anong ibig mong sabihin? Sandali! Alam namin nung una pa lang na ikay kapanalig. Alam namin na ikay disipulo ni Kanole. Wala akong kilalang Nole. Nang sabihin yon ni Aki, labis na natakot ang mga tao, lalo na si Guyadano. Agad na inasbaran ni Guyadano si Aki, pero sa pagkakataon na yon, walang mga gabay na sumasalo, hindi katulad sa nakaraan. Ni hindi man lang tinablan si Aki ng mga matutulis na kuko ng mga aswang na sumasalakay sa kanya. Tawa lang ito ng tawa hanggang sa tinitigan ni Guyadano ang mata ni Aki at nakita niyang may kumukontrol sa kanya. Sinabihan ni Guyadano ang kanyang mga kasama na kung maaari sila muna ang maglibang dahil meron lang siyang gagawin. Ipararating niya kay Kanole na ganon ang nangyari sa kanyang disipulo. Nung una, kaya pala, sinubukan ng mga ito si Aki nang siya'y nasa katinoan para malaman lang kung gaano ba ito katatag sa panahon na yon. Nang malaman ni Kanole ang nangyari kay Aki, hindi siya nagsayang ng panahon dahil pumunta siya agad sa lugar nila Guyadano. Pero wala na siyang inabutan ni maski isa at sunog-sunog ang kabahayan dahil napatay ni Aki ang lahat ng mga aswang na naroon. Hindi sila naging ligtas kasi nung gabing yun dahil kahit sila'y nasa itaas napapabagsak pa sila ni Aki sa pamamagitan lang ng kanyang makamandag na orasyon. Hindi. Paano nangyari to? Hindi ko masyadong maliwanagan ang tinatawag sa akin ni Guyadano na si Aki ay napunta rito. Akala ko nandun lang siya sa Maynila. Napapaiyak si Kanole dahil sa kanyang nakita. Lanos kasi ang lahat dahil sinunog.
Ngayon, ang plano niyang puntahan si Tandang Oho dahil hindi rin malino kasi ang mensahe sa kanya noon nung ito'y manawagan. Kaya lang, wala rin siyang inabutan sa kubo ni Matandang Oho at merong nakapagsabi sa kanya na si Matandang Oho ay nakitang patay sa ilalim ng puno. Grabe na itong nangyayari. Hindi ako makapaniwala. Si Aki? Sinong lalason sa isip niya? Imposibleng mangyari yon. Malakas si Aki! Naisip ni Kanole na maaring ang gumawa nun sa kanya ay isang agorang na merong halamang marosan sa katawan. Pilit na iniisip ni Kanole, saan nga ba nakatira ang mga natitira pang agorang sa panahon na yon? Hanggang sa kanyang naalala na merong isa na hindi masyadong malayo doon. Sabihin na nating nasa kulang 100 kilometro lang ang layo noon, pero tsatsagain ito ni Kanole para marating yun. Bago siya dumaan doon, nadaanan niya ang malaking bato na pinamumugaran ng matandang hanagob. Hanagob! Lumabas ka rito! Labas! Bakit? May kasalanan ba ako sa'yo? Hanagob, magaling kang magtakip ng isipan. Itinatago mo ang gusto kong malaman. Ngayon tatanungin kita, nasaan ang bahay ng agorang? Nasaan si Aki? Dumaan ba siya rito? Wala akong kilalang Aki. At ang agorang, matagal na silang naubos. Inaabala mo ang masarap kong pagtulog. Magsasarado na ako ng pintuan. Kahit isarado mo yan, kaya kitang pasukin dyan. Isinarado ng agorang ang pintuang bato, kaya't pinilit ni Kanole na makapasok dun sa pamamagitan ng isang suntok kasama ang kanyang gabay at medalyon. Nakapasok siya sa loob dahil ang pintuang bato ay nabuksan. Nasaan na yun? Nasaan ka? Hanagob! Huwag kang tumawa. Seryoso ako. Hindi niya makita ang Hanagob kahit na wala naman itong ibang dadaanan. Maya-maya pa, ang pintuan ay nagsarado na naman. Kala mo siguro natatakot ako sa'yo? Makalabas lang ako rito. Titipakin kita. Pinilit ni Kanole na makalabas. Pero hindi ganong kadali. Hindi katulad ng siya'y nasa labas kanina at madali siyang nakapasok. Ginamit palang pagkakataon ng Hanagob ang pagtakas nang ito'y nakakulong sa mismong bahay niya na gawa sa bato. Napipikon na ako. Aki, ano bang nangyari sa iyong bata ka? Nagpatuloy pa sa paglalakbay si Kanole. Napansin niyang pati ang mga engkantong itim ay nakikisawsaw sa kanyang lakad dahil sinusubukan din ng mga ito na iligaw si Kanole. Huwag na kayo makisawsaw pa. Huwag na. Mahiya naman kayo. Bahala kayo. Pag kayo dinamay ko, susunugin ko tong bahay nyo. Nang sabihin yon ni Kanole, lahat ng mga naroroon ay parabang natakot. Kaya't natonton ni Kanole ang tamang daan. Takot pala kayo eh. Kung ganon, mainam din at nagkakaintindihan na pala tayo. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad at marami siyang nakitang kung ano-anong klase ng halimaw. Nakakita pa nga siya ng bungisngis at gusto siyang subukan. Tawa yun ng tawa. Nagtatanong siya pero tawa ang isinasagot sa kanya. Bungisngis, di ako nagbibiro. Nasaan ang bahay ng agorang? Saan ko siya matatagpuan? Alam kong hindi ka kalaban,
Pero huwag mong sabihin na pati ikaw ay naimpluwensyahan. Bungis-ngis, sumagot ka ng tama. Bibigyan kita ng kalabaw. Sige na! Sa mga hindi nakakalam sa bungis-ngis, ito po ay malaking tao na merong nag-iisang mata at mahilig tumawa. At sila rin ang responsibilidad sa pagkawala ng mga nakataling kalabaw sa liblib dahil mahilig silang mangtangay ng kalabaw. Sige na, sabihin mo na sa akin. Sanang bahay ng Agorang. Alam kong isa ka sa nakakatakot na nilalang na hindi namang kalaban. Makipagtulungan ka sa akin, kaibigan. Bibigyan kita ng kalabaw. Pero hindi ko nanakawin yun. Bibilihin ko at iririgalo ko sa'yo. Diyan! Diyan! Ano? Diyan! Diyan ka dumaan! Dalihan mo! Ay nako, ang hirap mong intindihin. Pero sige. May itinuturo kasi ang bungis-ngis na doon daw siya dumaan. Kung tutusin, mas maganda sana yung dadaanan ni Kanole dahil hindi masyadong mabahay at hindi rin mapuno. Yung itinuturo kasi sa kanya ng bungis-ngis, mas liblib at mukhang mas delikado. Pero nagtiwala siya sa bungis-ngis nung oras na yon. Hanggang sa meron na naman siyang nararamdaman. Ah, sa oras na mapatunayan ko bungis-ngis na nililigaw mo ko, di na ako babalik sa'yo. Hindi kita bibigyan ng regalong kalabaw. Ang nararamdaman ni Kanole ay mga busaw. Busaw? Hindi naman kayo nakakatakot eh. Paranin niyo ko. Huwag kayong tumulad sa mga engkantong nang liligaw sa akin. Pakiusap. Importante lakad ko. Kung gusto niyo ng gulaw pues ibibigay ko sa inyo pero huwag ngayon. Pakiusap. Sa pamamagitan ng pakikiusap ni Kanole, nakita niya ang tamang daan. Nakakita rin siya ng isang magandang babae na sa palagay niya ay isang mabait na diwata pero hindi niya gabay. May itinuturo din yon na mas mabilis daw na daanan. Sa tubig? Bakit sa tubig? Mas mabilis ang daan dyan. Sige na, pumasok ka na. Nagtiwala si Kanole dahil din sa bulong ng kanyang gabay na isa ring diwata. Agad siyang tumalon sa tubig na yon. Nang walang ano-ano'y may humatak sa kanya papailalim. Ganun pa man hindi siya natakot dahil mahaba ang kanyang panghinga sa ilalim at meron siyang mutya ng tubig sa katawan. Sa paghatak sa kanya papailalim, dere-derecho yun hanggang sa nilutang siya sa ibang lugar. Ito na. Ito na ba yun? Wika ni Kanole. Mabilis siyang umahon. At sa pag-ahon niya'y wala pa rin siyang nakita. Ganun pa man ay meron siyang tiwala sa nagturo sa kanya. Dere-derecho pa rin siya sa paglalakad. Hanggang sa tatlong magkakapatid na mga nakakatakot na bertudes ang kanyang nakasalubong. Hindi ito mga gabunan. Hindi rin hanagob. Mga bertudes ito na mas nakakatakot pa kesa sa mga hanagob at gabunan. Mga kaibigan, ako si Nole. Alam ko, kayo'y mga bertudes na kung titignan ay parabang napakasimpleng tao na walang malay sa buhay espiritual. Hindi ako nagpunta rito para makipagpatayin sa inyo. Alam ko at nararamdaman ko na kayo'y merong sariling lakad. Maaari bang makiraan? Huwag niyong harangan ang aking dadaanan. Nakikiusap ako sa inyo. Kung saan ka man pupunta, sabihin mo sa amin para bigyan mo kami ng dahilan. Hinahanap ko ang aking disipulo na naglakbay sa lugar na ito. Nasa delikado ang kanyang buhay dahil siya ay bihag ng Agorang. Pakiusap,
paraanin niyo kami. Agorang. Hinahanap mo ang agorang. Bakit? Bigyan mo kami ng dahilan. Hawak-hawak niya ang aking disipulo. Pakiusap mga Bertudes na magkakapatid. Paraanin niyo ako. Dahil sa napansin ng mga matataas na uri ng Bertudes na nagsasabi ng totoo si Canole ang isa pa rito'y nagbibigay ng suporta. Alam daw ng isa sa mga Bertudes kung saan ang lokasyon ng agorang. Pero hindi ganon kadaling mapasok dahil ito'y liblib na bahay. Maraming mga nagbabantay na mas delikado pa kaysa sa kanila. Ganon? Sinasabi niyong mas malakas pa sa inyo? Meron pa bang mas lalakas sa katulad ninyo? Meron pa. Marami pa. Mag-iingat ka na lang. Salamat mga kapatid. Sa pamamagitan ng kanyang pakikipag-usap, nagkakaintindihan sila kaya siya nakadaan. Ano pa? Ano pa ang susunod? Meron pa ba? Ang kahuli-hulihang dadaanan ni Canole ang isang nakakatakot na pamilya na iniiwasan ng mga gabunan at ng hanagob. Ano to? Bahay ba ito? Ang nakita kasi ni Canole ay parabang bundok na kasing taas ng bahay. Tapos nakakorte yun na patusok-tusok. Sa harapan noon ay merong isang parabang bunganga ng tao kung saan ito lang ang pasukan at labasan pero nakasarado. Imposible! Gubat to! Wala akong ibang dadaanan? Tao po! Maaari bang makiraan? Ilang beses sinabi yon ni Canole pero tila ba walang nakakarinig sa kanya. Inulit niya pa ito ng maraming beses hanggang sa yung parang pintuan na bunganga ay bumukas. Anong kailangan mo sa amin? Ha? Ikaw ang may-ari niyan? Hindi. Ako lang naman ang tagapagbantay. Bakit dito ka napadpad? Inahanap ko yung bahay ng agorang. Tama ka ng dinaanan. Ito nga ang lagusan. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay dapat ka nang padaanin. Kailangan mong magpakita sa amin ng katotohanan bago ka namin padaanin. Ako nga pala si Nole. Hinahanap ko ang aking disipulo. Siya ay bihag ng agorang. Natahimik ang lalaking yon dahil yung pinakaama ng pamilyang bahay na kanyang daraanan ay dumarating. Ito pala ay apo ng isang lumang luma na dato. Magandang araw ho. Maari ho bang makiraan? Mukhang wala na kasing ibang lagusan eh. Ito ang pinakamalapit. Ako nga ho pala si Nole. Natawa sa kanya ang taong kanyang kausap. Lalo na't nang sabihin nito, nakilala daw niya si Canole. Dahil ang kanyang ama na dato ay minsan na siyang naikwento roon. Dumaan ka na. Madali ka. Kunin mo ang pagkakataon na ito. Sige na. Baka ang iyong disipulo ay namatay na. Ha? Kilala mo ko? Kilala kita. Dumaan ka na, dalian mo. Sa pagpasok ni Canole sa kakaibang bahay, napakadilim. Ganun pa man maliwanag sa kanyang paningin. Napansin niyang halos isang oras na siyang naglalakbay sa loob noon nang wala man lang kung anong gamit basta purong daanan lang. Hanggang sa nang makalabas siya rito, may nagsabi sa kanya na, "Ilang kilometro pa ang iyong lalakbayin at mararating mo rin ang iyong hinahanap, kaibigan." Salamat kung sino ka man. Natawa na lang ang maliit na tinig
nagpakilala kasi ito na isang duwendeng bantay sa lagusan. Iniisip ni Canole, sino ba yon at paano siya nakilala noon? Sabagay, ito nga naman daw ay isa sa mga related sa mga dato. Makalipas pa ang 5 oras, narating na ni Canole ang liblib na bahay. Napakatagal mo, Nolesto. Kanina pa kita inaantay. Wika sa kanya ni Aki na nung mga oras na yon ay ibang-iba na. Aki, nariyan na ang taong kinasusuklaman ni Mariade. Ikaw nang bahala dyan. Patayin mo siya, Aki. Magaling din mag-utos itong si Aneb. Magaling din siyang manglinlang. Kaya't nang sugurin ni Aki si Canole, para bang wala na itong awa dahil gusto niyang pumatay ng kanyang maestrong hindi niya maalala. Basta ang natatandaan lang ni Aki, si Canole ay kalaban. Ano, Nolesto? Hanggang dyan ka na lang ba? Aki, hindi. Huwag kang magpasakop sa kanya. Ako ang iyong maestro. Aki, gumising ka. Hindi pa rin magising si Aki sa katotohanan. Kaya nga't wala itong tigil nang sinasalakay niya si Canole. Hanggang sa napilitan na si Canole na gumanti. Sinuntok niya ng isang beses si Aki sa sikmura. Yan bang kaya mo, Nolesto? Yan lang ba? Tinititigan ni Canole si Aki ng mata sa mata. At napansin niyang tama nga ang kanyang hinala na si Aki ay kontrolado ng lumang agorang. Nang dahil doon na pagdesisyonan niyang lampasan na lang si Aki at pilit itong pumapasok sa loob. Ang hirap pumasok. Napakadaming harang. Ilan pa sa mga tauhan ng agorang ang pilit na humaharang sa kanya. Lahat ng mga yon ay natutumba sa pamamagitan ng kanyang suntok. At nang makapasok si Canole sa loob, hinarang naman siya ni Aneb na nung mga oras na yon ibang-iba na rin ang itsura. Ako si Aneb. Ako ang kanang kamay ni Mariade na isang lumang agorang. Haganan ba? Hindi ka nakakatakot para sa iyong kaalaman. Mabilis na sumugod sa kanya si Aneb. Tinamaan niya ito sa sikmura, kaya ito merong iniluwa na parabang bato na kulay itim. Dadakmain pa sana yun ni Aneb nang unahan siya ni Canole at tinapakan yun. Kaya ito mabilis na nadurog at nagulat si Canole sa mga sumunod na nangyari dahil nanginig ang buong katawan ni Aneb. Ano nangyayari sa'yo? Bakit? Habang nanginginig ang kanyang katawan, nakita niyang unti-unting bumabalik si Aneb sa kanyang tunay na itsura hanggang sa naging isa na itong binatang lalaki. Teka, ano ba yung batong yun? Ibig sabihin, ito ay... Unti-unti ko nang nadidiskubre ang kahinaan ng halamang marosan. Sa bandang kanan may sumisigaw kung saan merong pintuan. Babae yon. Agad na pumunta ron si Canole at tinadyaka ng pinto. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Ikaw ang sino? Anong ginagawa mo rito? Ayon sa babaeng nagpakilalang si Rosana, siya daw ay bihag ni Aki at ng iba pa roon. Ah, ikaw si Rosana. Ikaw yung binabanggit ni Aki na kanyang kasintahan. Sino ho ba kayo? Ako si Nolesto, ang kanyang maestro. Nasaan pa si Aki? Nandun sa labas. Nilampasan ko lang siya at nilinlang dahil nilalabanan niya ang isa ko sa wisyo. Ho?
Hindi mo yun maintindihan, di ba? Sige na, lumabas ka na dyan. Natatakot po ako. Huwag ka matakot, ligtas ka na. Lumabas si Rosana pero nagtatakbo. Inisip tuloy ni Canole na mukhang magiging problema niya pa yun. Maya-maya pa, si Maria Dene isang lumang agorang ang humarap sa kanya. Kamusta, Nolesto? Teka, ikaw ay isang agorang? Alam kong kunwari ka lang nagugulat. Alam kong alam mo kung sino ako. Para sa iyong kaalaman, kapatid ako ng agorang na iyong pinaslang. Ganun ba? Kaya pala ang galit mo sa akin, kasuktulan. Tama ka. Hindi ka nagkakamali. Ngayon, masyabang makalaban ang mismong disipulo mo na naglalakbay dito sa amin? Ano, ni hindi mo siya masaktan, di ba? Huwag ka mag-alala. Kaya kong isakripisyo ang kung anumang meron ako. Huwag ko lang saktan o paslangin ang aking disipulong matagal kong iningatan. At anong magagawa mo ngayon, Nolesto? Kontrolado ko ang kanyang pag-iisip at galit na galit siya sa'yo. Anong gagawin mo? Nandiyan na si Aki. Ha? Huh? Paglingon ni Canole sa likod, si Aki ay dumarating at meron itong bit-bit na malaking kahoy na mabilis na hinampas kay Canole pero hindi tumama bagkos ang tinamaan ang lumang agorang. Anong ginawa mo, Aki? Patawarin mo ko, agorang. Ano? At anong nakakatawa? Maestro, salamat at nagpunta ka rito. Ano? Huwag sabihin! Nagulat ang agorang dahil alam na ni Aki ang katotohanan. O ano, agorang? Akala mo siguro napapaikot mo sa iyong palad ang nangyayari? Malakas ang aking mga disipulo. Hindi mo kami kaya! Dahil sa nakabalik na sa dating kaisipan, si Aki sabay na silang lumaban. Sinabi ni Canole na si Aki na ang bahala sa lahat ng ibang mga amuyong nito sa paligid at siya na rin ang bahala sa kanyang kaharap na agorang. Mabilis naman na sumunod si Aki. Pinaslang ni Aki ang lahat ng naroroon. Maging si Aneb ay hindi nakaligtas. Aki, anong ginawa mo? Bakit pati si Aneb? Maestro, bumalik siya sa dati. Akala ko matino na siya. Nasa ilalim pa rin siya ng kapangyarihan ng agorang at ng marosan. Kaya ko siya pinaslang. Ganun ba? Tuluyan pa rin nakikipaglaban ang matandang agorang. Hanggang sa nakakuha ito ng pagkakataon, si Rosana ay kanyang nadampot at tinanggalan din ng pag-iisip. Gagamitin pala ito ng agorang para ipanglaban sa kanila. Ano? Lalaban pa kayo? Rosana? Ako ito, si Aki. Hindi kita kilala. Nagbago na rin ang itsura ni Rosana. Yung mga ugat nito sa katawan ay nagagalit. Bumubuko lang mga yon na parabang gustong pumutok. Sa pagkakataon na yon, hindi pwedeng magkamali si Aki at si Canole. Hindi nila ito pwedeng saktan dahil sa oras na tamaan nila kung saan si Rosana, tiyak na puputok ang kanyang ugat na napaka-delikado. Umiikot pa rin sa aking mga palad ang pagkakataon. Sigaw ng matandang Mariade. Maestro, anong gagawin ko? Hindi ko siya pwedeng saktan. Huwag ka mag-alala. Kung dinadaya tayo ng matanda na yan, pues gagamit din tayo ng ganun. Anong ibig mong sabihin, maestro?
si Canole ay tumawag ng isa sa kanyang mga gabay para kordonan si Rosanna. Mabilis itong nagpakita at kinordonan nga si Rosanna. Kaya't kahit na anong gawin niya, hindi siya makaalis sa bilog. Ayos! Magaling yung ginawa mo, maestro. O diba sabi ko sa'yo? O ano? Matandang hukluban. Ha? Lalaban ka pa? Hindi maari. Hindi! Nang daya na naman ang agorang dahil bigla itong naglaho. Ganun pa man, bago siya maglaho, nadampot ni Canole ang isa sa halamang marosan na nakatanim sa kanyang katawan. Nang mahawakan yun ni Canole, agad din niyang binitiwan. Pagbagsak nito sa lupa, agad yun tumubo na halos kasing taas niya. Napakagulang mo, matandang agorang na hukluban. Lahat ng pintas sasabihin ko sa'yo. Tumakas ka na naman. Magpakita ka! Maestro, ibig sabihin natakasan tayo ng agorang? Oo, Aki. Natakasan niya tayo. Pero hindi tayo aalis sa lugar na ito hanggat hindi natin siya napapaslang. Pagkakataon na rin ito. Natitiyak ko, nahahanap lang yan ng pwede niyang gamitin para ipanglaban sa atin. Si Rosanna nung mga oras na yon ay nawalan ng malay dahil ang kumukontrol sa kanya ay tila ba nabawasan din ng lakas dahil isa nga sa kanyang marosan ay nakuha ni Canole sa kanyang katawan. Sa tulong ng mga gabay ni Canole at sa tulong din ng gamit niyang mutya ng Javier, naibalik sa dating pag-iisip si Rosanna. At nang makilala nito si Aki, dito siya nag-uumiyak. Maging si Aki ay naiyak dahil sa mahabang panahon na hindi nila pagkikita. Huwag ka mag-alala. Alis tayo sa lugar na ito pagkatapos ng problema. Magpapakasal na tayo, Rosanna. Oo. Oy! Ayos ah. Nagkayakan pa kayo dyan. Baka naman sa kasal nyo, kalimutan nyo pa ako ah. Ninong ako dyan. Opo naman, maestro. Ninong ka namin. Sino yun? Maestro mo siya? Oo, Rosanna. Sa kanya ako naglagi ng matagal na panahon. Rosanna, patawarin mo ko. Hindi ko kasi alam kung anong ginagawa ko kanina. Ayon sa kwento ni Aki, habang nilalabanan nito ang isa sa vision ni Canole na mas malakas pa sa tunay niyang katawan, ipinaliwanag nito sa kanyang katotohanan at pilit siyang binalik sa kanyang pag-iisip. Ganun pa man alam yon ni Canole dahil nga naging mag-aaral niya ito noong araw. Alam ni Canole ang kahinaan ni Aki kaya't mabilis itong naibalik sa dating pag-iisip. Hindi na ako magtataka ron, Aki. Ako rin naman yung kalaban mo eh. Wika ni Canole sa kanya. Kalaban na nagpaintindi sa kanya. Kalaban na nagbalik sa kanyang dating pag-iisip. Yon ang ibig sabihin nun. Hindi tayo alis. Alam kong nanghihina na ang agorang. Dahil isa sa kanyang tangan-tangan na halamang marosan, heto nakatubo. Aki, mas makakabuti. Umuwi na kayo. Pero maestro, paano ka? Huwag mo na akong isipin. Ayos lang ako. Ipinapangako ko sa inyo na dadalo ako sa inyong kasal. Sigurado ko ba kayo dyan? O, sigurado ako. Makakalis na kayo. Nalaman na ni Canole ang kahinaan ng halamang marosan. Naglakbay pa siya at nakakita siya ng ebidensyang dito dumaan sa lugar na ito, ang agorang. Nakita niya kasing merong patak ng kulay pulang likido. Unti-unti palang nababawasan ang iyong lakas, agorang. Manda ka. Pag natagpuan kita, hinding-hindi kita talaga patatawarin. Tanda mo yan! Halos ilang kilometro lang ang nalakad ni Canole, natuntun nito ang isang bahay ng Hanagob. Ah,
Ibang bahay to ng Hanagob. Alam kong nandito rin ang lumang Hanagob na yun. Hindi nga nagkamali si Canole dahil isa ito sa bahay ng matandang Hanagob na kanina lang ay tumakas sa kanya. Ginagamot pala noon ang agorang. Huli ko na kayo. Huwag na kayong tumakas pa. Ikaw, ha? Saan kayo pupunta? Patawarin mo ko, Nolesto. At bakit kita patatawarin, ha? Hindi ba't ang aking mag-aaral na si Aki ay minsan nang naging delikado sa'yo? Pero ginawa ko lang naman yon ng dahil sa galit ko sa'yo. Dahil pinaslang mo rin ang aking kapatid. Alam ko yun. Pero wala ka sa tamang lugar para maghigante. At bakit wala? Bakit? Dahil ang kapatid mo ang siyang may kasalanan kung bakit ka siya pinaslang noong araw. Kung tutusin, mas malakas ka pa sa kanya dahil meron kang halamang marosan sa katawan. Pero ang malas mo, nakuha ko yung ilang bahagi. Kaya yan, sugatan ka. Alam kong yan lang naman ang nagbibigay sa'yo ng buhay. Ngayon, halika rito. Huwag kang makikialam, Hanagob. Madadamay ka. Nang bantaan ni Canole ang Hanagob, bigla itong natigilan. Kaya't ang matandang agorang ang kanyang kinaladkad. Sa palagay ko, hindi ka karapat dapat na mamatay. Ang dapat sa'yo, ikulong ng mahabang panahon hanggang abutin mo ang kamatayan. Kung inaakala mo, tanda, na makakalabas ka sa kulungan ng aking mga gabay, pwes nagkakamali ka. Kung di mo lang naitatanong, meron ding isang kagaya mong nakakulong doon. Meron din siyang halamang marosan sa katawan. Pero isa siyang gabunan na namatay na. Walang nagawa ang sugatan na hukluban na isang matandang agorang nang siya'y kordonan ng mga gabay ni Canole at dinala sa kanilang lugar upang ikulong sa loob ng mahabang panahon. Nagtatanong kay Canole ang kanyang mga gabay. Bakit kailangan pa siyang ikulong? Samantalang magiging delikado ang agorang na yun sa iba pang mga nakakulong. Kung inyong matatandaan, merong gabunan na nakulong doon na meron ding halamang marosan sa katawan na siyang naghahari-harian sa lugar ng mga nakakulong na mga kalaban. Naawa kasi ako eh. Baka sakaling dito magbago siya. Kaya nang bahalang magtanggal paunti-unti sa kanya ng marosan na nakatanim sa kanyang katawan. Baka sakaling mapagtanto niya na siya'y nagkamali. Binabawi ko na rin ang sinabi ko. Akala ko hindi ko siya mapapatawad. Pero nakakaaway tsura niya, lalo na nang sugatan siya. Pumayag naman ang kanyang mga gabay kaya tuluyan itong naikulong. Pag alis ni Canole sa lugar ng kanyang mga gabay, binalikan niya ang isang bahay ng matandang Hanagob. Pakiusap, huwag mo kong idamay. Wala na ang agorang. Inuha mo na siya. Bakit pati ako? Sabihin mo sa akin, isa ka bang sunod-sunuran lang din sa kanya, ha? Tama. Kung ganon, magbabago ka na ba? Matagal na ako nagbago. Matanda na ako kaya nga ako nakatira sa ilalim ng bato. Siguraduhin mo lang, ha, Hanagob, na magbabagong buhay ka na. Dahil sa oras na malaman ko na gumagawa ka ng hindi tama, babalikan kita. Nangako naman sa kanya ang matandang Hanagob na ito'y magbabago na. Mabilis na umuwi si Canole at pumunta sa bahay nila Aki. Ikinakasal na pala ang magaganap na kasal. Dito rin naliwanagan ni Canole na yung babaeng si Rosana ay biktima lang ng pananakot ng matandang kanyang sinamahan. Sa totoo lang, kahit na matagal nang nawala si Aki, matagal niya na itong inaantay na bumalik dahil meron itong pangakong kasal sa kanyang pagbabalik. Kaya lang, mas pinili kasi ni Aki na maging mag-aaral ni Canole ng panahon na yon. Kaya't
yung kasal na kanyang pangako ay ngayon lang matutupad sa loob ng napakahabang panahon. Naging ninong pa si Canole ng dalawang yon. Natatawa na lang si Aki at si Canole dahil sa kabila ng hirap na dinanas nila sa paglalakbay ni Aki sa Mindanao, ito pala ang magiging magandang resulta, kasalan at pagiging isang tunay na mag-asawa nilang dalawa ni Rosana. Magandang hapon, nakatatapos na naman po tayo ng isang kwento. Wala akong pakialam kung anong sasabihin ninyo kung ito ba'y walang katotohan o totoo bang nangyari ito. Basta ito po ay nakasulat sa ating aklat at ako'y nagbabasa lang. Maraming salamat po sa mga magla-like sa ating video. Malaking tulong po sa akin yan para po ma-suggest ang ating video sa lahat ng mga taong merong YouTube channel. Salamat po! At pahabol, Saint Benedict na lang po ang merong kami. Kontakin niyo po ako sa aking Viber sa mga gustong bumili. 0948-523-0887. Viber po kayo kumontak ha. Huwag po sa text or sa call. Mag-download po kayo ng Viber at doon po ay pwede niyong i-search ang aking number para po tayo ay magkakontakan. Sana po tayo ay nagkakaliwanagan. Sana nag-enjoy po kayo sa napakahaba nating kwento sa araw na ito. Maraming maraming salamat. Mahal ko po kayong aking mga subscriber.